Hello, what is up mga sangkay? May kumakalat kasi ngayon na balita at talagang pinasabog ito ng social media o ng bawat balitaan nitong mga dilawang media na si Pastor Kibuloy umano ay most wanted sa Amerika. Ngayon mga sangkay, duda po ako sa balitang to na marahil may ginagawang kababalaghan talaga ito kung bakit si Kibuloy ngayon ay naging most wanted. At ang nakakatawa dito mga sangkay, paano po naging most wanted si Kibuloy na madalas po nakikita sa live ng SMNI? Hindi kaya mga sangkay ginagamit itong propaganda? Mamaya pag-uusapan po natin yan mga sangkay. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. So ito yun mga sangkay, ang pinasabog kanina. At ang tindi na ito, kasi sabay-sabay po sila. Lahat po ata halos ng mga dilawang media, pare-parehas po ng content, sabog na sabog po yung social media kani-kanila at hanggang ngayon mga sangkay. At ito po yung pinasabog nila, ayan. Si Kibuloy daw po ay wanted. Ayon daw po ito sa FBI. So ngayon mga sangkay, naganap-anap ako kung ano talaga ang information na ito. So ito mga sangkay from DZRH News. Naglabas ng wanted poster ang FBI sa United States of America para kay Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ Church dahil sa iba't ibang kaso. So may iba't ibang kaso daw pong kinakaharap. Ayan, makikita naman po natin dito sa larawang ito na andyan po yung mga ibinato sa kanya. At wanted. Okay, wanted. Lupit, no? So basahin po natin yung laman ng balitang to. Most wanted poster ni Kibuloy na kabalandra sa FBI website. Ang bilis pumikap nito mga dilawang media. Nakabalandra po sa website daw na most wanted si Kibuloy. Pero ang nakapagtataka dito, ang bilis pumikap ng mainstream media ha. Sabay-sabay pa. Ito, most wanted ngayon ng FBI ang tinaguri ang appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy, spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ. The name above every name dahil umano sa mga patong-patong na kaso. Makikita sa larawan at profile ni Kibuloy sa mismong FBI website at nakasaad dito na most wanted o pinaghahanap po siya. So ito yun mga sangkay, yan po yung larawan. At diyan din po ang mga ibinato sa kanya mga sangkay kung kaya't daw po most wanted si Kibuloy. Matatandaan noong 2021 ay tuluyan ng sinampahan ng ito. Kay si Kibuloy kaugnay ng umuno, pamimilit sa mga dalaga at iba pang mga babae. Ito yung mga ibinato sa kanya. Ayon sa US Justice Department, bukod kay Kibuloy, kinasuhan din ang dalawang kasamahan na ito. Ito yun. Mga sangka itong Teresita at Felina. Dahil daw po sa pagre-recruit ng mga babaeng, ayan, okay. Lagpasan na po natin yan mga sangka. Ito po yung mga kabilang umano sa naging biktima ni Kibuloy ang limang babae. Tatlo sa mga ito ay minor de edad nang magsimula ang ganitong gawain mga sangkay noong 2022 at nagpatuloy hanggang 2018. Binanggit sa demanda ang mga babaeng pumapayag sa kagustuhan ni Kibuloy ay binibigyan ng pabuyang masasarap na pagkain. Ito yung ano ha. Ito yung mga paratang mga sangkay. Hindi po natin talaga alam kung ano ito, pero may duda ako. Mamaya explain po natin yan mga sangkay.
Kamakailan lamang ay inendorso pa ni Kibuloy ang tandem nina BBM at Sara Duterte noong Martes, Pebrero 1, na kapag live pa nitong Pebrero 4 si Kibuloy habang nasa Davao City. Lagi naman po talaga siya live eh. Tapos po paano naging most wanted? Yung ngayong tanong mga sangka eh, how come na si Kibuloy po ay naging wanted samantalang lagi po siyang nakikita sa TV? Ang inilalagay lang na wanted, yung mga taong talagang nagtatago at hindi na po nagpapakita. At ang sinasabi pa po na nitong mga dilawang media ay most wanted. Hindi kaya mga sangkay pakulo lamang ito dahil po sa takot ng mga dilawan na baka maging giant network ang SM9? Nako, mga sangkay, nakita naman po natin yung mga program na ngayon ng SM9. Talagang ang gaganda. At talagang pang-antay ano, yung mga kumakalaban sa gobyerno, binibisto po talaga nila mga sangkay. So, yan no? Hindi kaya ang nasa likod nito. Kasi, alam nyo mga sangkay, sino nga ba yung may connection sa American government na talagang dikit na dikit? Diba? Yung nanay nga nila, sinabi nung nakaraang interview, yung nanay nila ha, alam nyo na yung kung sinong nanay ng buong bansa, na lahat ng information, tila ibibigay po sa Amerika. Lahat. Wala pong ititira kapag siya daw po ang nanalo. Hindi kaya mga sangkay, ito po ay dahil dito? Ayan o. Hindi kaya dahil dito ang reason o dahilan kung bakit po iniipit nila ngayon si Pastor Kibuloy? Ayan, the Sunshine Media Network International, a broadcast company owned by Davao-based Pastor Apollo Kibuloy, has been granted by the National Telecommunications Commission a broadcast frequency formerly used by ABS-CBN Corporation. Hindi kaya ito ang dahilan, mga sangkay, kung bakit may mga lumalabas sa propaganda? Remember, ang dilawan, malakas po ang kapit sa ano, kasi ano eh, partner po talaga yan sila sa Pilipinas. Lalo na ngayon, mga sangkay, yung namumuno, eh alam nyo na kung sino sa Amerika. Iyan o, hindi kaya ito po talaga ang dahilan, no? Kasi nasa ano na ngayon, nasa isa sa frequency from ABS-CBN ay na-award na po ng NTC sa SM9. Na ang SM9 na yan, mga sangkay, ay pagmamayari po ni Kibuloy. Hindi kaya, mga sangkay? Hindi kaya dahil dyan? Kasi ngayon ang SM9 nag-a-upgrade. Mga sangkay, tingnan nyo to. Tingnan nyo yan. Nag-a-upgrade po sila ng nag-a-upgrade. At ang lulupit po talaga ng kanilang mga program doon. Sa katotohanan nga, mga sangkay, sa totoo lang, ang SM9 po ang isa sa lagi kong pinapanood. Lagi, pinanunood ko pagdating po sa mga information regarding po sa ating government, mga project at iba pang mga issues. So ito mga sangkay ha, kasi nakakapagduda lang na hindi naman talaga nawawala si Kibuloy, nakikita naman sa TV, tapos bigla pong most wanted. Hindi kaya isa lamang po itong propaganda? Diba? Sa tingin ko lang, mga sangkay, kasi ang SM9 talagang binubuksan ngayon yung mga kalokohan ng mga dilawan, lahat po na nanggugulo sa gobyerno natin, nilalatag po ng SM9. Ang gaganda po ng program nila, lumalabas po talaga lahat, halos ng katotohanan doon.
Ngayon, ang problema dito, kapag maging giant network, itong SMNI News, papaano na lang makakabangon ang mga dilawan? Kung lulubog sila sa SMNI. So, ang frequency ngayon, mga sangkay ng SMNI ay nakuha. O ang frequency from ABS-CBN, nakuha po o na-award sa SMNI. So, may chance na mas ayusin pa ang SMNI network. So, hindi kaya isa lamang po ito propaganda na talagang ipitin si Kibuloy dahil nga po ayaw nilang magtuloy-tuloy ang magiging programa ng SMNI. Ito ay tanong lamang mga sangkay na palaisipan. Kasi kamakailan lamang na award kay Lucky Buloy ito. Oh. The Sunshine Media Network International, a broadcast company owned by Apollo Kibuloy, has been granted by the National Telecommunication Commission a broadcast frequency formerly used by ABS-CBN. Ito po, mga sangkay, Kibuloy awarded Channel 43, previously used by ABS-CBN. Nakapagtataka lang, mga sangkay, hindi naman nawawala si Kibuloy. Andito lang naman po siya sa Pilipinas. Nakakapag-live araw-araw halos sa SMNI. Tapos sasabihin bigla na most wanted. Alam naman natin pag sinabing most wanted dito sa Pilipinas, di ba? Pag may ma-wanted, talagang yung mga tao yun na nagtatago na hindi po nagpapakita ng mahaba ng panahon, ipinapaskin po yung kanilang mga pagmumuka sa mga lugar na kung saan nakabalandra doon na hinahanap ang taong to, most wanted to. Si Pastor Kibuloy, andyan lang naman. Hindi kaya pang-iipit lamang po ito, mga sangkay? Kasi alam naman po natin ang dilawan. Kung saan-saan kadiliman po ang kapit ng mga yan. Ayaw nila na magtagumpay itong SMNI kasi once na magtagumpay itong SMNI, eh patay tayo dyan. Ito yung malaking pinaka nakakatakot sa part ng mga dilawan. Kaya mga sangkay, ay advice sa lahat ng mga solidong sangkay, puntahan nyo ngayon ang SMNI at i-follow nyo po ang kanilang Facebook page. Maging ang kanilang YouTube channel. Kasi nga po, ang dami po talaga doon na binubuksan nila na kalokohan ng mga dilawan. At ang gaganda po ng program nila. So, para sa angin mga sangkay, isa lamang po itong propaganda na ginagamit nila para ipitin si Kibuloy na hindi matuloy po ang mga ginagawa nilang programa dahil sa takot na maging giant network ang SMNI. Para sa akin, mga sangkay. So, ayun. Most wanted daw si Kibuloy. Ambot na lang. Kung most wanted ba talaga yan, eh nakakapag-live naman yan sa SMNI. So, ayun. Maraming salamat po sa inyong panunod. Please, like, comment, share, and subscribe. At lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po. Bye-bye.